Hindi ka ba makatulog ng maayos? Hindi ka ba mapakali? O kaya ay walang kapayapaan yung araw mo? Minsan, insomnia yan. Minsan, depressed. Minsan, sobrang stress. Pero minsan, kasalanan na hindi mo hiningi ng tawad. Meron akong kwento sa inyo. Narinig mo na ba yung kwento tungkol sa pato? May dalawang magkapatid. Napaka-close nila. Lagi silang naglalaro magkasama. Paboritong-paborito nila yung maghilahan ng cart. Minsan, yung kapatid ang sasakay. Minsan, yung kuya ang sasakay. Isang araw, habang naglalaro sila, ay nakulitan yung kuya sa pato na sunod ng sunod sa kanila. Kaya ang ginawa niya, ay kumuha siya ng kahoy at binalibag. At tinamaan sa ulo yung pato. At namatay. Nako, natakot yung kuya. Sabi niya sa kapatid, huwag mo akong susumbong ha. Itago na lang natin itong pato. Kaya yung pato, tinago nila sa sagingan. At umuwi sila, ay takot na takot yung kuya. Baka mapagalitan ng nanay. Tinawag nung nanay yung kanyang kapatid na babae. Anak, ugasan mo nga muna yung pinakainan natin kanina. At sabi nung kapatid na babae, kuya, ugasan mo rin yung pinakainan natin kanina. Uy! Ikaw kaya yung inutusan ni mama? Sige, ang pato. Naku, natakot yung kuya sa pato. Eh, siya naghugas ng plato. Baka masumbong siya. Eh, inugasan yung napakaraming pinagkainan nila. At pagkatapos nun, ay tinawag uli yung kanyang kapatid na babae. Anak, pakimap mo nga yung ating floor. Sabi nung kapatid na babae, kuya, imap mo daw yung floor. Sabi nung kuya, ikaw naman inutusan ni mama. Sige, yung pato. Alam po ninyo, yung kuya walang magawa kundi puntahan yung pinapagawa ng nanay. Katapos niyang magmap, tinawag uli noong nanay yung kapatid na babae. Anak, pakihugas mo nga yung ating bathroom, pakilinisan mo yung ating CR. Naku, sabi ng mga kapatid na babae, kuya, linisin mo rin yung CR. Sabi nung kuya, ay hindi ako yun ha. Ikaw na yun ha. Kanina pa ako, nakadalawa na ako. Sige, yung pato, tandaan mo yung pato. Kaya walang magawa yung kuya, pumunta sa CR, naglinis kahit masama yung loob niya. At nung matapos na maglinis yung kuya, tinawag na sila, alin na kayo, magmerinda na kayo. Kaya nagmerinda sila. Alam niyo po ba, kung sila binigyan na ng kanilang mga parte, sabi nung kapatid, akin tong dalawa. Bakit dalawa sa'yo? Sabi niya, yung pato, naku, walang magawa yung kuya. Nakalamang na naman yung kapatid. Kaya nung lumabas sila, magplay na sila, tuwang-tuwa na yung kuya. Dahil makakapaglaro sila sa wakas. Pero nung nasa laro na sila, yung kuya ay hindi makapalit-palit. Siya na lang lagi umihila kasi sabi nung kanyang kapatid na babae, kuya, yung pato, sabi niya ako naman. Yung pato, kaya walang magawa yung kuya dahil sa kanyang kasalanan. Dahil sa pagkapatay niya doon sa pato, sunod siya ng sunod. Kaya nung hapon na tinawag sila ng nanay, alin na kayong mga anak? Kuya, bakit ang bait-bait mo ngayong maghapon? Sabi nung nanay, ikaw na yung naghugas ng plato, ikaw na yung nagmap, ikaw na yung naglinis ng ating CR. Tapos makita ko pa, binigay mo na yung party mo kay sa kapatid mo. Grabe naman, pati merinda mo sa kapatid na rin. Pati nung naglaro kayo, ikaw laging naghihila. Dati naman, nagpapalit-palitan kayo. Bakit ngayon parang ang bait-bait mo? Dahil ba yan sa pato? Nagulat yung bata. Sabi niya, mama, alam mo yung sapato? Oo, nakita ko nga kung paano mo binato yung pato at paano namatay yung pato natin. At doon yung tinago sa sagingan, di ba? Sabi niya, mama, sorry po, hindi ko naman talaga sinasadya. Okay lang yung anak. Sa sunod, umamin ka agad kasi alam mo ang hirap nang meron kang kasalanan na hindi napapatawad at ito yung magpapabigat sa bawat araw mo. Kapatid, meron ka rin bang kasalanan sa pato? Meron ka rin bang mga nakatago na mga kasalanan na hindi pa nahingi ng tawad? Baka yan ang hindi nagpapatulog sa iyo. Baka yan ang nagpapabigat sa buhay mo. Hindi masamang humingi ng tawad. Kung nagkamali ka, normal yun. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, marunong tayong humingi ng tawad at marunong tayong tumanggap na nagkakamali tayo. Pagpalain tayo ng Panginoon at sana lumigaya na yung buhay mo. God bless you.